Ano kasi, gusto ko ngayon sa... Gusto ko ngayon sa mga ano ganito, kasi alam mo yung... Eh, before I start, gusto ko munang magpasalamat sa Mindscapes Lab. Ito for the studio na ito, kinagagalawan ko ngayon. Kasi shirt nilang napakastig. So, ayun, dalaw lang kayo sa page nila. Mayroon sila iba't ibang services na ino-offer, like rehearsals, mayroon silang rehearsal studio, recording, and setup ng mga gitara at bass. So, ayun, huwag niyo kalimutan i-follow yung page nila. Alright? Hello, sir. Magandang gabi. Welcome. Okay lang. Nagtai ako. Ah, sige. Sige lang po, sir. Pasok. Ang galing, no? Magic. Kanina, hindi. Tapos nga, nag-magic. Tanggalin ko lang. Anyway, ba't pa sa ano ko yun sa pedalboard, Anyway, ba't sa pedalboard ko, I'm using, ano pala, cable, solderless cable kits, tsaka, yun nga, main wireless ko itong ano, Boss WL20. So, yeah. Anyway, moving forward. Sige, simple lang naman yung setup ko eh. Mga basically, guitar, distortion, clean preamp, delay, modulation, and reverb. Tapos, amp. So, basically, ganun lang. Powered siya with a, ano, gamit ko ngayon, power bank. Which is, ano to, Romos na 60,000 milliampere, I believe. So, yung isang ano niya, isang port niya papunta nun sa Nibiru Distortion. Shoutout sa inyo, PedalPimps, for being awesome. Tapos, yan, naka 18 volts yun eh. Tapos, yung 9 volts ko naman, nasa DC chain siya nakakabit. Nandun yung FET amplifier clone, or which is a Boss FET amp clone, care of my friend Jolo Carrera. Marami sama sa pagkapahiram, bro. As in, excited na ako sa gagawin mo para sa akin. Then, yung ano naman eh, kubabe Q-Baby naman, ano naman siya eh, may sarili siyang power supply. But, yun nga, may extra pa naman USB port dun sa Romos. So, pwede ko naman siya i-charge while on the go. Tapos, then papunta ito dun sa custom-made splitter. Care of my friend again, Jolo Carrera. Maraming salamat talaga. Yung unang output niya, papunta rito sa, itong cord na ilang watts to. I think 30 watts to dun sa, niya, sa return. Ang rason kung bakit, itong amp ang ginamit ko, why I chose the studio. Kasi, syempre, being a gigging musician myself, so, alam mo yun, kumbaga hindi lahat kasi ng amps is nga, parang, yung mga bonggang tube amps or mga half stack or at least nga, kumbaga, meron tayong para sort of realistic preview or basta yun, guess yun na yun. Moving forward, yung iso out ng, ng splitter, papunta naman siya dito sa Tom's Line Shaper. Which is cab sim na meron siyang parang sort of mic placement emulation, yun nga yung color, yung volume, there's various cabinets. Papunta siya diretso dito sa mixer. Demonstrate ko na yung mga sounds na pwede rito sa rig ko. Bali itong Q-Baby, di ba nakita niya meron siyang tatlong switches. One of each, may setting ako dyan. I mean, leftmost switch. Ano lang yun, nakabukas na yung reverb. So, yun, bubuksan ko na siya. Then, yung second switch, middle switch. Yun naman siya, same din, pero may may delay. Pinaka-favorite ko yung may kasama ng chorus. Yung clean sounds ko.
So balik ako dun sa ano, sa ang tawag dito, first setting ko sa Kaibigan. Then yeah, dito naman tayo sa may delay. Then dito naman tayo sa may chorus. Dahil ang ganda na to ng may chorus. Alright. Sa mga nagtatanong, anong si Elvin ng ano, cab sim? After nag-gig namin sa Eton Centris. Okay naman yun nangyari. But ano nga, it's been a while since I had a big stage gig. So parang naman, nainibago ko ulit. Sumalang sa ganung klaseng kalaking stage. So, ayun nga, pagka-uwi. So I had to, yun nga, had time to think para yung i-reconstruct yung board. Baka, ano, parang yung convenience na nandun na lahat within your reach. I don't want to rely masyado sa ano, nasa board. Kumbaga, gagawin niya lang niya konting pihit. O better, kung wala ng pihit, level-level lang siya. So, ayun, dun papasok yung Tom's Line Shaper sa diretso sa mixer. Another thing pala, ang okay rin kasi kapag may ganito ka, syempre, yun yung wala, nagkaroon ng problema yung venue amp. At least meron kang ano, kumbaga, may automatic na backup plan ka. Okay, laksan natin. Chorus. So yun, then syempre ang ating ano, gustong parte may distortion. Shoutout pala kay ano, Heart of Music Manila for the strap, Panlipi strap, gawang pinay ito. And for my guitar sa ano, sa Nof Customs, for that yung main axe ko. And pa ba, syempre nga, pasi nga wala akong tuner, talang tuner ko eh. Na parang alam mo yun, naghihingal na siyang kumapit dito. Para sa mga interesado, sana mag-informative sa inyo itong ginawa kong video. Again, maraming salamat ulit sa Mindscapes Lab for sa pinag-shoot ako yun. So, ayan. Kung may tanong kayo, comment lang kayo. Alright, maraming salamat sa inyong oras. Ingat kayo lang.